para po makapag breed po tayo ng bagong pet, ay kailangan po tayong pumunta sa Happy Forest. Tapos pipili ka po ng mother at saka father. In this case po, napili ko si Adonis at saka si Pang para subukan na i-breed. Ngayon po, i-click ko lang po yung ano, i-click ko lang po yung breed, tapos pag-breed na yan. Bali yung gastos po ay 5 na D-Pet token po yung mga gastos nyo pa. Plus, meron po yung gas fee na konti lang naman. So, kung makikita nyo po, processing na siya. Hihintayin lang po natin yung, I think isang minuto po yata ito bago siya maging itlog. Ayan po, hintayin lang po natin. So, yung mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, sana po mag-subscribe na po kayo at supportahan niyo po yung aking channel. I-click niyo na rin po yung notification bell para po ma-notify po kayo sa mga bagong content. Ang content ko po ay farming at saka mga online crypto or line games. Ito po, na-complete na po yung breed, tapos yung okay lang po natin. Tapos, meron pong gas fee. Ayan, yung gas fee is required. So, breed complete na siya. Tapos, lalabas sa MetaMask yung ano, i-confirm nyo lang. So, yung sa akin, nag-error eh, pero nag-okay din. So, hintayin lang po natin yung ano, processing na siya. Ayan po. So yung nung bumili po pala ako ng D-Pet token, $4 siya mahigit. So mga nasa 200 plus ang isang D-Pet token. So mga 1,000 pesos po yung mga gastos nyo pag po kayo nag-bleed. Ayan po. $4.28 po siya yung bumili ako kanina. Ayan, refresh pa rin. Hindi, natitigang pa ka nag- 4.37 pa. So, nag-error siya. Nag-error pero tinanay po natin ulit. Tapos po, ayun. Nag-error po ulit ito. Akala ko po nawala na yung ano ko, yung bagong breed ko na pet. Pero po, tingnan na lang po natin para ano, makita nyo po. Yan po yung error na lumabas. So, okay nyo lang po. Yung error na yan. Tapos, sinubukan ko po ulit i-open. So, umulit lang po yung error. Ayan po. Hindi naman po nabawasan yung D-Pet token natin. Nung dalawang beses nating in-okay. Pero syempre, kinabahan tayo, baka nawala na yung D-Pet natin. At nawala din yung bagong breed natin na pet. So ayan, nag-error yun ulit. Pero in-okay ko lang din po ulit yung error na to. At kinlose ko na po yan. So ngayon po ay yan, kinlose ko po. Tapos pumunta po ako sa incubator, wala doon. Wala na rin siya sa Happy Forest. Tinignan ko po ngayon sa My Pets, baka nandun siya. So, pagtingin ko sa My Pets, nandun nga siya. May natindag siya ng isang pet. Ayan, si Adonis na second generation. Second gen. Bali, nakuha niya yung ibang characteristic nung tatay at nanay niya. So, itingin po natin. Napunta siya sa incubator, tapos kinilig ko po. Kaya okay na, pwede na siya i-place.
So i-place nyo lang po siya kung saan nyo gusto. Ngayon po, dahil meron pa tayong 5 na defect token, naisipan ko po na subukan mag-evolve. Pinili ko po yung pinakamalakas ang attack. Pero bago yun, in-upgrade po na natin si Adonis Generation 1 bago natin yun. Dahil marami po tayong pagkain na na-accumulate kakalaro. Level 10 na po si Adonis, kailangan na pong i-evolve, pero hindi po natin siya i-evolve kasi kulang na po yung defect token natin. Yung mga nakabili po ng mura pang defect token, swerte sila. Dati lang nasa 36 pesos lang. Wala, less than $1 siya. Yan, check po yung mga horsepower niya sa attack. Mababa yung horsepower ni Pang, pero yung attack niya 140 po siya yung pinakalakas sa attack. Yan, makikita niyo po 88 na yung bago yung anak nila. Yan pong si Pang, kung nakita niyo po yung attack niya 144. Although mababa yung horse power niya, pero yung critical niya mataas, saka yung speed. Yung silver niya na nakukuha per hour, 619 lang, mababa rin. Si Wing Popper, ang taas ng horsepower niya at marami siya nakuha ng silver. Pero si Pang po yung i-evolve natin dahil nga po siya yung merong pinakama taas na attack. Generation 1 na Adonis cross kay Pang. So yung pag-evolve po, ang ano niya ay ang cost niya ay yan, 3 defect token po. So ganyan din po, i-evolve mo na, click mo lang i-evolve. Kasi ko confirm niyo po sa MetaMask niyo na naka-extension sa Chrome. Bali yung gamit ko po ngayon ay laptop po. Yan, processing niya siya. Nakakuha tayo ng 100 na start ako. Yan. Ayan si Pang na nag-evolve. Ang ganda ng itsura niya. So, yung 2 defect token na lang yung natira sa atin. Siyempre, pinakain muna natin siya para mag-level up. Konti na lang yung pagkain natin na oops kay Pang. Susunod po, i-evolve din natin yung iba nating pet para malaman po natin kung ano po yung mga lalabas na pet na kapag nag-evolve na sila. So yung mga hindi pa po nag-subscribe sa aking channel,
mag-subscribe na po kayo para po makita nyo po pag meron po akong bagong upload, at i-click nyo din po yung notification. Ang laman po ng aking channel ay farming. Meron po akong maalagang manok, paying duck at dragon fruit at iba pa. So hanggang dito na lang po. Sana po ay may natutunan kayo ngayon sa Mighty Pipet. Maraming salamat po sa inyong lahat.